Ang 7-Eleven ay isa sa pinakakilalang convenience store sa buong mundo at ang Thailand ay pangalawa sa pinakamaraming branches worldwide. Kaya, ngayong araw pupunta tayo at mamimili sa 120 na 7-Eleven store dito sa Bangkok, Thailand within 12 hours. Kapag hindi natin nagawa yun, mamimigay tayo ng padayon shirt sa cashier ng 7-Eleven para mas mahirapan tayo, meron tayong 5 challenges na gagawin. So yun, ito yung pinaka-first na 7-Eleven na pupuntahan natin. So, pasok tayo. Dito na rin natin sisimulan ang unang challenge, ang mamili ng product na naka-alphabetical order. Let's go! So yun, nakakita kami. Nakalagay dito is anchovy. Peanut mix anchovy. So letter A. So ito yung pinaka-first natin. Ito, try natin i-trade mamaya sa laban para matapos na natin yung mga challenge at maghanap na lang ng 120 na store. Let's go. Agad-agad nating sinubukan ang pangalawang challenge, ang may pag-trade sa local Thai food. Sa puntong ito, hindi ko alam kung paano ako may ipag-usap kay kuya at hindi ko din alam kung maintindihan niya ako. Mabuti na lang at may isang Thai na nakaka-English at tinulungan ako. At agad naman pumayag si kuya at ang sabi, Thai? Wow! Pinagpatuloy na namin ang paghahanap ng mga 7-Eleven para makompleto na ang A to Z. This time, sobrang dali lang puntahan ng mga 7-Eleven stores kasi nakamotor tayo at walang traffic. Akala namin madali lang namin matatapos ang first challenge, kaso nagkaroon tayo ng malaking problema. Ang biglang buhos ng malakas na ulan. Dito kami sa 7-Eleven na 9 na binilihan namin ng ice cream. Lakas! Malakas! Puntong ito gusto na naming sumuko sa challenge kasi parang hindi natitigil ang ulan. Gusto na lang naming umuwi at matulog. Nawawala na kami ng pag-asa kasi nakamotor kami at madulas ang daan. Pero sa kabila ng ulan na to, tinuloy pa din namin ang challenge at lumipas ang mahigit isang oras ay konti-konti kami nakakita ng pag-asa at muling umaraw. Alauna na ng hapon at tinuloy na natin ang challenge. Ang una natin binili ay KitKat. Sumunod, Lacta Soy. At Mentos. So yun, nakaka-13 na tayo. And tapos na tayo sa letter M. So next na tayo letter N. Pero bago yun, i-trade muna natin lahat ng mga nabili natin. Ito sa mga pinaka-sikat na pagkain dito sa Thailand. At pupunta tayo ng Talat at try nating i-trade na nakatago yung camera. Let's go! Sa mga oras na ito, naghahanap ako na pwede kong makapalitan at hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nakakita ako ng isang store ng Pad Thai at nagsimulang kausapin ang tindera. Hello? Can you speak English? Pasangrit, Dai? Ani, one Pad Thai, logo, ani? Ani. Chai, one Pad Thai. Chai, Dai? You can check. This time, gumamit na ako ng Google Translate para magkaintindihan kami. Isa din sa mga challenging part is yung language barrier. Sa tinagal-tagal ng pag-uusap namin ni ate, sa wakas, pumayag din siya. Logo, one Pad Thai. Dai? Chai. Okay. Habun kap. Pinayagan tayo ni ate. So, gumamit lang ako ng Google Translate. Ito yung sabi ko. I want to exchange my product to one Pad Thai. Is it okay? And nag-aalangan siya. Tapos, chinek niya muna yung product. And then, pumayag. Sa sobrang bait ni ate, gusto niyang ibalik ang ibang product at nagtira ng nagkakahalaga ng 45 baht. At yun ang price ng Pad Thai. Challenge number 2 complete. Pagkatapos natin kumain, kailangan na din nating tapusin ang first challenge. Ang makompleto ang A to Z. Challenge number 1 complete. Yo, what's up brother Ren? I challenge you na pumunta ka sa 5 train station at bumaba ka sa bawat station para maghanap ng 7-Eleven.
And take note, bro. Dapat hindi mo kasama si Anna. Kaya mo yan, bro. Bago natin simulan ng challenge, Jay, magpagasolina muna at i-trade ang pinamili sa 7-Eleven. Let's go. So, I am here at gasoline station at try kong magpag-bargain kay ate kung pwede. Kasi ubos yung gasolina natin. Eh. Let's try. Sabihin ko wala akong cash. Ah, oh, pick up. Ah, okay. So, binigyan na agad ako ng ano, phone. And, so, yun, nagbayad na ako. Kaya nagbayad na ako. Hindi ko man lang nakausap siya ate. Translate pa naman ako. So ayun, let's go. Punta na tayo ng BTS. Let's go. Challenge number 3. Failed. So ayun guys, dahil tayo na lang mag-isa, hindi na ako papasok sa 7-Eleven. At now, may nag-challenge sa atin na wag na tayo gumamit ng motor. Sa BTS na yon, kada station, bababaan natin. Tapos itignan natin kung may 7-Eleven. Sana matapos natin itong 120 na 7-Eleven. And time check, 4 PM na. Let's go. Ito, pang 27. We are here now at BTS Train Station. Sa challenge na ito, mukhang mahihirapan at matatagalan tayo kasi kailangan natin bumaba, maghanap ng 7-Eleven stores, umakyat sa BTS, at maghintay ulit ng train para pumunta sa next station. This one, 31. So yun guys, pagbaba ko dito, nandun, may 7-Eleven. Tapos dito, and then 32. Bago tayo pumunta sa susunod na station, ginawa ko muna ang challenge number 5, kung maghanap ng student na may teacher na Pinoy. Hello, can you speak English? Do you have a Filipino teacher? Name? Nika. Nika? Okay. Okay, thank you. Challenge number 5, complete. So guys, next station tayo. Hi guys, 33, 7-Eleven, here. Hi guys, pumasok ako sa 33 na store. Bibili ako ng food. Thank you. So ayun, ito lang yung kanina 7-Eleven na pinunta ako, tapos konti lakad lang. Ito na ako sa 34 store. So nakakapagod. Time check, 5:29. 34 store pa lang ako. Pagod na ako. Umulan, umaraw, lakad. So, ang dami ko nang pinagdaanan sa challenge na to. So, please subscribe. Let's go! 35. 36. Let's go! 37. 38. 39. Let's go! Let's try again. Thank you. Ayan guys, 40. Time check, 6:33 PM. Pang 41 na 7-Eleven store natin. Ay, umuulan na. Dito na ulit tayo sa BTS. Let's go! Challenge number 4, complete. Sobrang nakakapagod, kailangan natin bumalik sa first station para kunin ang motor at pumunta pa sa 7-Eleven upang makompleto ang 120 stores. Kasi kung hindi, kailangan ko mamigay ng padayon shirts at kung nakaabot ka sa video na to, mamimigay tayo ng GCash sa mga mag-share, comment, and follow sa ating page. Let's go! 43 7-Eleven store. 45. 47. 57-Eleven store. 51. Time checks is 8:43. Meron na tayong mahigit isang oras. Let's go. Sa puntong to 51 stores lang ang nakayanan natin. Madaming challenges ang pinagdaanan pero hindi tayo sumuko. Ginawa pa din natin ang best natin para matapos ang content na to. Umulan, umaraw, naglakad at tumakbo pero hindi tayo sumuko. Kaya maraming salamat sa nanood. See you next vlog. Subscribe!